So what's up sa inyong lahat mga bro? Dalawang bagong player ng Last Cases binigyan na ng kontrata upang mapasama sa kanilang roster para sa papalapit na pagbubukas ng PBA. At isang veteran shooter muling magbabalik sa panig ng NLEX Road Warriors. Last season PBA bubble nang biglang magdesisyong hindi maglaro itong veteran shooter ng NLEX na si Larry Fonacher sa kadahilan ng mas nais nitong tutukan ng kanyang pamilya dahil nga sa pandemic, which is dalawa sila ni Cyrus Baguio noon na wala sa roster ng NLEX sa PBA bubble due to personal reason. But this coming season nga ay siguradong makapaglalaro na nga raw itong tinaguriang babyface assassin na si Larry Fonacher, kung saan simula ng payagan ng magbalik ensayo itong mga PBA teams ay always present na nga raw sa practice itong si Larry Fonacher. Sa edad na 39 years old ayon kay Coach Sheng Giao ay wala pa nga raw planong magretiro sa ngayon itong si Larry Fonacher, di tulad ng mga nauna sa kanila na si Cyrus Baguio, Peter June Simon at Mark Pingris. Isa na rin siguro sa dahilan kung bakit muling magbabalik ito sa kanyang mother team ay dahil hindi nga kaagad makakalaro this coming season itong isa pa nilang wingman na si Jericho Cruz na committed sa ngayon mga bro sa Guam National Team at kinakailangan niya munang tapusin ang game schedule ng Guam para sa ongoing FIBA Asia Cup qualifiers. Isa pa sa mga big factors sa ngayon para sa NLEX ay itong usapin tungkol kay Kiefer Abena na pumirma nga kamakailan lang ng kontrata sa Shiga Lake Star upang makapaglaro sa Japanese B-League. Ngunit ang problema nga lang ay nakatali ito sa rule ng PBA under ng uniform contract, which is hindi lang sa NLEX Road Warriors ito may commitment kundi pati na rin sa PBA. Ngunit kung payagan nga ito ng PBA ay malaking kawalan ito para sa NLEX kung saan mawawala sa kanila itong leadership ng isang Kiefer Abena, kung kaya't malaking bagay nga itong pagbabalik ni Larry Fonacher. Samantala, mapunta naman tayo sa panig ng Alaska Aces kung saan matapos ngang mawala itong kanilang star player na si Vic Manuel via trade ay napakalaking balasa nga ang ginawa nila sa kanilang lineup. Binitawan nila itong si Utain Andrada, Abel Galiguez at Jesper Ayaay. Kinuha naman nila mula sa free agency market itong si Yusef Taha at Gab Banal. At sa katatapos lang na PBA rookie draft ay apat nga ang kanilang kinuha sa pangunguna ni Ben Adamos bilang 6th overall pick, isang big man na maaaring pumalit sa spot ni Sonny Toss, may disenteng galaw inside the shaded lane at may soft touch sa perimeter at pati na rin beyond the arc na in demand ngayon para sa isang big man. Kaya naman hindi malabong magandang laruin ito sa Alaska Aces, lalo't bonus pat nandun nga itong si Daniel Defonso, kilalang napakagaling mag-mentor ng isang big man kung saan si Junmar Fajardo lang naman ang example ng produkto ng isang Danny Ai. Sumunod sa mga binigyan ng kontrata ng Alaska Aces itong unknown player na si Taylor Brown. Matagal na nga raw itong iniispata ng Alaska Aces dahil sa angking husay nito sa outside shot na sinasabi nga ng karamihan ay malamatchu right nga raw ito pagdating sa kanyang shot selection, which is base nga sa kanyang shooting percentage na 43%, ay walang dudang isang mahusay nga talaga itong shooter na dapat nating abangan sa panig ng Alaska Aces. At ang huling dalawang player nga na binigyan na rin ng kontrata kamakailan lang ay itong dalawa pang rookie na sila Alex Tacton at itong si RK Ilagan na parehong pumirma ng 1-year deal contract. Sabihin na nating binigyan nga ng pagkakataon upang maipakita kung anong kaya nilang gawin na makakatulong sa Alaska Aces. Para kay Alex Tacton ay malaki ang inaasahan sa kanya bilang isang defender dahil sa height nga nito na 6'2 at mayroon pa itong mahabang arm span tulad ni Gabe Norwood, ay siguradong doon pa lang ay advantage na ito sa kanyang makakatapat na gwardya sa opponent team. Bukod sa pagiging defender ay maaasahan din ito sa kanyang slashing ability na naipamalas niya nga sa UAAP sa koponan ng FEU kung saan maihahalin tulad ko nga ang game style nito kay Cyrus Baguio.
Inaasahan naman ng Alaska Aces itong si RK Ilagan bilang additional spark sa kanilang opensa, which is isa nga itong si RK Ilagan sa mga big time scorer noong naglalaro pa lamang ito sa PBA D-League at NCAA, kung saan nakilala ito bilang Steph Curry ng Pinas dahil sa kanyang long range shooting touch na maaari niyang gawing sandalan kapag naglaro na ito sa PBA, dahil tsak nga na sa height nito na 5'7", sa isang taon itong kontrata sa Alaska Aces ay kinakailangan itong maipakita kaagad ang kanyang kayang gawin upang nang sa ganoon ay masumaba itong kanyang PBA career at mabigyan ng magandang playing time. But overall mga bro, para sa Alaska Aces ay magandang balasa ang kanilang ginawa ngayong paparating na season na dapat nating abangan. Yan lamang sa ngayon mga bro, magkomento lang ng inyong opinion at ating babasahin yan. Mag-like at mag-subscribe bilang suporta sa ating YouTube channel at i-follow na rin ang ating Facebook page. This is Sports TV.